Ito ulit mga brad. At ngayon, gamit ang WD-40 na multi-use product. Maganda to sa rusted parts. Ayan. Ito yung cleaning agent natin. Then, sunod dyan, ito naman, WD-40 degreaser. So, ito yung pantanggal natin mamaya kapag tapos na tayo mag-loop sa kadena. Siyempre, baka may talsik dyan dun sa gulong. So, ito yung panglilinis natin. Tapos, foam to, foam spray. So, hindi siya ganun may pupunasan. Ito, ang lube natin, WD-40 chain lube, automotive. So, ito yung tatlo yung gagamitin natin. At bukod dyan, gagamit din tayo ng 5mm na hex wrench key. Tapos, 6mm hex wrench key. Then, 8mm hex wrench key. Ito, yung 8mm. Gagamitin natin to sa foot peg. Then, pagkatapos yan, gagamit din tayo ng key wrench. Ito naman gagamitin natin itong T-wrench. 8mm siya. Gagamitin natin to sa guard doon sa front sprocket. Yun yung tatanggalin natin. Kailangan natin to. T-wrench. Then after nyan, kailangan din natin ng long nose pliers para doon sa cable clip. Kailangan natin yan kasi mahirap siya tanggalin kapag kamay lang. So, i-clip natin siya para dyan, kailangan din natin ng gloves para syempre hindi maging messy yung kamay natin. At bukod dyan, syempre brush. Ito, nabili ko sa Lazada, goods na goods to kasi tatlo yung bristles niya, yung baba, taas, gilid, makukuskus niya. Tapos ito gagamitin natin sa front sprocket, pantanggal nung mga sobrang lube doon at mga dumi. So, bukod dyan, gagamit din tayo ng lubid para dun sa clutch lever kasi kailangan natin yung itali para hindi maging abala habang nag-spray tayo kasi baka may spray natin yan. So, ayun. Tapos, ito, basahan. Lalagay natin ito sa ilalim para hindi maging messy yung ilalim kasi syempre, mag-spray tayo dun. Samahan nyo, hindi sila natin sisi. So, ayan mga brad, simulan na natin. Eight millimeter. Ano natin tatanggalin? Ito. Itong foot peg. Yun! Sa kaliwa. Kaliwa pala. Ang gagamitin natin sa pagtanggal ng chain guard ay 6mm hex wrench key.
Paalala lang, sa pagtanggal ng chain guard, kailangan mo muna siyang i-slide forward bago mo siya itaas para matanggal sa pagkakalock. Ito yung lock na sinasabi ko. Six millimeter hex wrench key din ang gagamitin mo sa clutch lever. Dito mo na kailangan gamitin yung lubid para hindi makasagabal yung clutch pag naglilinis ka na. Ang gagamitin natin dito ay T-wrench. Itong una nating iikutin bago yung baba. Dito naman, yung pangalawang tornilyo, yung nasa loob, yung iikutin natin. Ayan, makikita sa picture. Dito na natin gagamitin yung long nose plier. Bali sa chain guard sa front sprocket, dalawa yung clip niya. Kailangan natin siyang sipitin at hilahin. Kapag kamay lang yung ginamit natin, mahirapan agad tayong tanggalin kasi madulas siya dahil din sa lube na natalsik doon sa cable clip. Pagkatapos natin matanggal yung chain guard, tanggalin din natin yung half moon na bakal. Dilinisan din natin siya. Sa ngayon, natanggal na natin lahat ng kailangan tanggalin para makita natin ang buo yung kadena niya. Sa ganitong paraan kasi, malilinis natin ng buo yung kadena at matatanggal natin lahat ng dumi na naipon sa kadena natin. So dito, una natin gagamitin yung multi-purpose na WD-40 cleaning agent. Dalawang rounds lang okay na, pero sa akin kasi medyo osi ako kaya ginawa kong tatlo siguro or apat. Medyo magastos nga lang yung sa akin. Sa pagbabrush naman, huwag natin masyadong diinan at unahin natin yung sa taas bago tayo pumunta sa baba. Upo muna tayo mga brad, medyo nangangawit. Dito naman, ang tinanggal nating bakal kanina, isprayan natin ng cleaning agent at kukuskusin. Pagkatapos ay lalagyan natin ng degreaser at pupunasan natin. Dito naman, pagkatapos natin kuskusin, punasan muna natin bago natin lagyan ng degreaser. Pagkatapos naman natin lagyan ng degreaser, saka natin pupunasan ulit
para matanggal yung excess na mantika dun sa kadena. So ito, malalaman mong okay na yung paglinis mo. Kapag hinawakan mo, tapos wala na siyang mantika. So hinawakan ko. Yan, okay na yan. Kapag nasigurado nyo nang wala ng mantika, saka tayo maglalagay ng chain lube. Sa pag-spray pala ng chain lube, unahin muna natin sa baba bago tayo pumunta sa likod. Hindi natin kailangan paliguan ng chain lube yung buong kadena. Kung sakaling naparami kayo ng chain lube, punasan na lang natin. Kaya pala ito yung ginamit ko, WD-40 chain lube. Kasi yung result niya, clear, hindi katulad sa Kobe na parang nilagyan mo ng sabon yung kadena mo. Ngayon naman, pagtapos na tayo sa chain loop, lalagyan natin ng degreaser yung paligid ng gulong para matanggal natin yung mga tumalsik na chain loop para hindi maging madulas ang gulong at mag-cause ng accident. At ngayon, tapos na tayo sa paglilinis ng kadena, mga brad. Oras naman para ibalik natin yung mga tinanggal natin kanina. Siguraduhin lang natin na sunod-sunod yung pagkakalagay natin para walang maging problema. Ang diskarte naman sa pagbalik ng chain guard, ilagay muna natin dalawang cable clips bago natin ipasok at lagyan ng tornilyo. Siguraduhin nating mahigpit yung mga tornilyo natin, mga brad, para iwas tayo aberya. Sa pagbalik naman nito, ilock muna natin sa likod bago natin tornilyuhan. Mga brad, isa sa pinaka-importanteng parte ng motor ang kadena, kaya dapat natin alagaan. Sa tamang pag-aalaga, sigurado magtatagal ang buhay ng ating mga mahal na motor. Parang relasyon lang yan eh. Sige ka, subukan mong magpabaya. Mapupunta yan sa iba. Charot! So, tapos na. Maraming salamat sa panonood, mga brad. Sa susunod ulit. Ride safe and more blessings to come. Tapos na.